na pwede ipatanggal ng shades. Sabihin ko talaga, huwag ko kasi, ano, like bagong gising kami. Tapos sasabihin nila na, okay lang, maganda ka pa rin. Gusto ko sabihin, hindi po, kasi ipapost nyo yan. Kakalat yan. Yeah. So, pwedeng sabihin nila, ayun pala, itsura niya. So, hindi po totoo na, maganda pa rin kami kahit bagong gising. Here. I'm a professional makeup artist here in Cebu, Philippines. I do makeup tutorials, makeup reviews, vlogs, and everything about beauty. But today, guys, this is another episode or another session of my makeup stories. So, makeup story is Shikahan with my muse. And for today, guys, oh my gosh, I'm so excited to meet her in person. And if you're the same age as me or don't know, she will know that she's very, very popular. She's an actress, Filipino actress. And she's still blooming and very young. Kayo gihapon ka na. So I can't wait for you to see her, to meet her. And ako so, I'm so excited. She's very famous in dubbing idols. Yes. So, I'll see you. I'm on my way to her house now. So guys, now my special guest is here. Miss Kaye Abad Castillo. And she's based na in Cebu. In Cebu. The very famous actress. Childhood actress. Kay. Of course, sa time ko, ikaw, kayo yung mga bat. Kasi, ano, 30s na din ako. So ako nga talaga. Kayo nga talaga. Mga superstar na time na yon. So, Kay, thank you, Kay, ha? You're welcome. Thank you, then. Finally, nakamit na ko ni Kay. For today, nasa shoot for a vlog. So, mag-guest ako. That's why I'm a fresh na minalook and chika-chika. Yes. So, ano ang ginagawa mo now? Nag-acting ko ba? Acting, wala na. But I miss acting. Na talaga? Yes. Consider ka pa na balik soon? Yes. Really? I'm just waiting for mga pregnant? Inigo or na mag 1 year na. Matako na. Yes. Pero kung ano yan, Manila ang mga projects. I can only do siguro mga, like what I did the last time yung nang umiti, na nag-guest lang ako. Like I only had 10 taping days. 10 taping days. Mga ganyan. Usually straight ba yan? Like straight every day? No, no, no. May pahinga ka 1 day. Ay, 1 day. But now, since pandemic, what they do, nagla-lock-in siya. Diba, oh, parang lock-in na. So, yun ang hindi pa ako pwede talaga. Mm-hmm. Ang hirap lock-in, oh. Yes, lalo na yung pwede iwan pa. Like, when ba mo na-discover na, oh, gusto ko mag-acting, actress? Actually, weird. Nung bata ako, I wanted to be a flight attendant. Sana. Because we used to travel before, like family, like once a year. So, makikita ko talaga yung mga flight attendant at parang, very poised. Na parang pag naglalakad sinasabay, sabay, nakatroli. Gustong-gusto ko yun. Tapos, pag nasa plane kami, mag-acting-acting ako na mag-serve ako. Kunyari, ganyan. Gusto ko talaga. Then, syempre, diniscourage ako ng tatay ko kasi maliit daw ako. Paano daw? Ay, parang maglalagay ng luggage sa taas. Okay, fine. Umabot sa point na gusto ko maging cashier ng mall. Kaya mo ba si mga ganahan? Oo. To be specific, SM. Bakit? Gusto ko yung ganyan. Tapos yung laro-ching, lalabas yung money. Oh, and then yung may ballpen is check-check. Di ba dati mag-check-check pa sila sa resibo? Ay, tapos may tatatakan pa sila. Oo. Gusto ko yung nagpagawa ko ng stamp before. Binikit ko sa dulo ng ballpen. Tapos, kunyari, di ba ang uso man ng newspaper before. Tapos may free siya na panorama ba ito na pangalan na free na magdamay na magazine. Maragamay na magazine. So, naiipon yun. So, kunyari, magbibenta-benta ako ng magazine. Ito, high school ka? Grade school, eh. Yun yung mga dream ko. Hanggang sa, yung daddy ko umuwi one time, sabi niya, may audition for a movie na needs 3 kids.
sakto sa aming tatlo magkakapatid. Ah, kayong tatlo? Yes, like ang eldest meets a girl, then second boy, then ang youngest girl again. So sakto sa aming tatlo. So, sabi ng daddy ko, gusto niyo i-try? So kami tayo. Okay, i-try kami tatlo. Punta naman kami. Audition kami tatlo. Anong age mo niyan? 11, 12. Oh, bata ka yun. Yeah. Apparently, ang parents would be Richard Gomez and Lorna Tolentino. Oh. So, nung nag-audition ako, I guess na, gusto ka nila may gaming acting. But sabi nung nagpapa-audition, I have a big chance. Mas of Richard. Okay, mure naman ako. No, we biglang sinabi, I have not changed ang parents. Ay, naging Lorna Tolentino. Gabi Conception! Pantay na. Matay si Kaye Abad. Naliguak. So, ang nakuha, ang sister ko. Bakit? Mas mano, mas fair sa'yo. Mas mistisa ang sister ko. So, siya yung nakuha ang youngest na kid. Ang eldest nakuha was Antonetto. Oh. And then si Tom ang second. Si brother. Si Tom? Tom Tos. DJ na siya ngayon, di ba? The brother niya. Okay. So, ang youngest was my sister. So, silang tatlo yung nakuha. Sabi ko, ay baka hindi talaga para sa akin. Hanggang sa daddy ko na naman. Sabi niya, ba't na ano siya nung siguro ayaw niya talaga ako maging flight attendant. Sabi niya, parang iba pinagawa. May audition daw for ang TV. Try na naman ako. Pila ako, as in line up. Sinasamahan ka ng dad mo? Sino ba sumama sa akin that time? I think it was my mom. Supportive sila. Yeah, supportive sila. May number ka. Akala ko yung number, like, sunod-sunod, like, you have to follow the numbers in one thing. So, hinanap yung number near my number. So, nakasikit ako. Yun pala, kahit anong number mo, start pa sa line. Hello, oo. Nakasikit ako. I thought man na. By sequence. Ayun, nakuha na ako. Really? Yeah, balik. So, ang TV yung first? Ang TV was my first, yes. Oh. And so, di bata-bata yan? May teen sila. But that time, sa kids ako, because I think I just turned 13. Pero ano yung key? Acting na yun? Hindi, ano lang yung Esniewski gag show. Anong ganyan? Nye! Yun. Ganyan. That's it. Tapos ang taping was just once a week. Every Saturday. Tapos grabe, ang sweldo ko ng 800 lang a day. Abono pa ako sa gasolina. Pagkita pa doon. Damit pa. Sa inyo lahat? Yes. Wala mong stylist before. Dami kong colorful clothes before because ang TV needs, lagi mo silang requirement colorful. Kung orange ang top, kailangan green ang pants. Damit, bili kang makeup. Yun yung lately na pinost ko ng site ko. Sino nagkaroon ng kaboodles? Ano yung kaboodles? Makeup kit. Yung colorful na makeup kit. Okay. Meron ako niya. Yan ang usong-usong before. Kaboodles. Pag may kaboodles ka, medyo big time ka. Fancy ka. Yes. Yun yung time na hindi pantay ang powder sa leeg. Tapos diba uso before yung ang puti-puti ng under eyes. Para sa eye bags. Tapos hindi uso ang matte lipstick before. Ano ba yan? Shimmery? Glittery? Oh, and satin finish. Satin. So what we do, lipstick. Oo. Lalagay ka tissue. Oo. Mag-dip ka ng loose powder. Brush. Ganun mo. And then, paano tapos magiging matte na siya. Kasi walang matte before. Matte before. Oh, yun yung mga na-experience ko before. Paano ba yun ang mga project kay? Like, ino-offer sa inyo or audition always? Actually, depende. Mm-mm. If merong mag-audition ka, merong handpick na talaga. Ah, meron na. Sa mga naging shows ko, ang in-audition ko, Twice. Bago na lang. Recent na, di ba? But I auditioned for the two roles, which is, tinignan nila kung saan ako mas bagay. When they asked me, Kaye, anong mas gusto mong role? I actually chose the role of Erich, yung magiging second wife. Mm-hmm. I think for me, it's more challenging. Oh, kasi iba. Na diba? I want to
show the people na na in love lang naman yung kabit. Kahit naman siya salbahe na. Gusto kong ma-portray siya na hindi mainis yung tao sa kabit. Diba? Marami mang kabit na in love lang naman. So, yun sana yung gusto ko. Eh, ayaw ni Ma'am Charo. So, Ma'am Charo, para maiba, ako daw yung first wife. Because before I did two wives, nag-ano man ako, nag-anghelito ako na parang second-second din. Second, yeah. Sabi niya, gusto daw niya, ako naman yung first. Oh. So, ano ba, yung tabilido, bro, hindi kasi pati na time. Alam mo, weird, lagi kong sinasabi. We were doing Kabing Ilog. We didn't know it was that big. Oh. It's being famous. Yeah, big. We thought na, wala, show lang na, yeah, we had awards, best youth-oriented show. Bata kami, so parang ito. Sa amin, okay, may award, okay, fine. Ganyan. We didn't know until finally na ganito na yung edad namin. Na until now, like yung mga guards, diba? Mga uis. Si Eds or si Tabing Ilog. Tabing Ilog. Sabi ha, kuya, naka two wives na ako. Tabing Ilog pa rin. Grabe. So we didn't know na ganun pala ang effect. Ito talaga. Super talaga. Ganun siya kalaki pero yung napangasawa ko, hindi alam ang Tabing Ilog. Talaga? Yes. Was she not kita ever? No. Well, so yung mga kaibigan niya, alam na, uy, si Kaye Abad Tabing Ilog. Sabi, lagi siya magpa-comment na. Hindi ko talaga yun napanaman natin. I didn't watch Tagalog. Nag-TBB yan siya. Pumasok si Luca Gutierrez. Pumasok si... Kasi may mga artist na pumasok. Hindi niya kayo. Oh, alam niya yung name. Alam niya yung Charo Boneta. But he doesn't know the face. Hindi siya familiar sa mga artist na. So saan kayo nagka-meet? I first met him, kakalabas lang yung PBB, nag-asap sila. I was a fan of Melay and Jason. Nagkinikwento ko nga sa kanya na, hindi siya yung bet ko for second to Melay. Sabi niya, bakit? Sabi ko, because kailangan man ni Jason ng pera. Sabi niya, bakit? Sasali ka PBB para lang sa pera? Sabi niya, it's not a game of money, it's a game of like your personality and stuff. Sabi ko, basta, hindi mo kailangan ng pera, kailangan ni Jason ng pera. So, pumunta ako sa dressing room nila, yung big five nandun. But nagpa-picture lang ako kay Melay at kay Jason. Kasi fan ka sa kanya. So siya, hindi ko siya pinansin. But I know he was there kasi big five naman sila. Okay. Then, I did a show, Alina. Siya yung best friend ni Jason Abalon. Sa movie? Tama ba? Sa movie? No, TV to. Precious Hearts. Series from the Lotto. So, siya yung friend. So, first taping day ko, pinakilala agad siya ni Beauty kay si Beauty is Bisaya. So, swak sila. Tapos sila yung love team that time, Beauty and siya. So, swak sila. So, sabi niya, hey, si Paul Jake, ganyan. Siya yung biyari ng nung pasino sa na-alcohol. Ganyan siya. Sabi niya, maghingi ka. Sabi pa ni Beauty, di ako masagot. Pahingin naman ako alcohol dyan. Tapos, nagpa-pizza siya that night. Yun yung mga naalala ko sa kanya. But, walang attraction at all. Wala. Bad type siya? No! Really? Even naging friends kami, hindi ko siya type. No, wow. As in, umabot sa point na parang dating, I don't know. But, sabi na ng sister ko na, alaka, type na si Kimi. Talaga, sabi ko, swak yung ugali namin, but never ko na-imagine yung friend ko na halikan ko. Okay, but, friends talaga kayo. Friends talaga. As in, barkada. Pag gutom ako, like, tawag ko sa kanya, sir, sir, kain tayo, sir. As in, kaladkaren, ganyan. Wala man siyang family in Manila. Bitaw. So, sir, kain tayo, okay, or, sir, nandito kami, saan ka, ganyan. So, barkada talaga. So, as in, umabot ako sa point na hanapan ko siyang date. So, saan na part kayo nagka-develop? Nung hinahanap ako na siya ng date, laging sasabihin ng friends namin, alam mo, ba't di na lang kayong dalawa? Tapos, sasabihin ko nga yun, hindi nga kami, like, swa kami, but parang hindi as boyfriend girl. Girlfriend na siya. Dini-deny naman niya, but
ayaw niya aminin na siya yung unang nagkagusto sa akin. Tapos, kasi siya, every time he's drunk, after gimmick, di man ako gumigimmick kasi I don't drink. Tatawag yan, Abad, talk to me, talk to me. Talk to you, why? I'm driving home. Tatawag siya talaga sa akin every night. So, feeling ko meron na siyang hanggang sa parang date-date na rin somehow. But I don't call it dating. Lagi naman kayo kasama. Lagi naman talaga kaming lumalabas, even ng friends kami. Till he went to Europe, he would FaceTime me every day. Hindi pa kayo? Wala. Oh, for 1 week. Talaga? Yes. Doon na, na parang, nag, ano na sa akin, hala, bakit nami-miss ko siya? It started. Hala, nami-miss ko na pa. Kinain ko yung sinabi ko na, dili. Kami, ano. So when he got back from Europe, yes, this is a lubong. Nahanap niya yung pabangon na hinahanap ko na you can only find it in Europe. Yeah. Dinala niya sa house yung pasalubong. Then doon na, nag-start na na. Magkasama niya, na. Magkasama. Then his brother got married. And he told me na, Abad, can you be my date on my brother's wedding? Dinala niya ako dito sa Cebu. First yun, napunta ka dito? The first time pumunta kami dito, barkada pa. With Beauty, Jason Cabalo. May girlfriend pa siya that time. Yes. So, sa whole, ano niyo, relationship, may time na may girlfriend siya? Yes, may boyfriend din ako. Okay. May ganyan. Yes. Yun. Pagdating dito, wedding ng brother niya. So, ang mga tao, like, nakulig sila. Yung friend niya na na-meet ko in Manila, nung nakita niya ako dito, sabi niya, uy, why? What's going on? Sa'yo, sinama lang niya talaga ako. But after the wedding, hubog naman siya. So, that's when he asked me. So, there. Naghingi pa akong sign. Sabi ko, Lord, oh my God, he's asking me. Sabi ko, give me a sign because I'm afraid na our relationship might not work pag kami na. Kaya mo niya, friends ba niya? Oo. Binigay man ni Lord ang sign. Oh my God. Ang pangasahala. Siya na yung napangasahala. At anong year yun? Na we got together? For 2014. Then married? 2016. Aww. So, 3 years after. Ano pa pala, when we were friends pa, mag-usap kami pag mag-lunch kami or kain. But, pag mag-40 ka, wala kang boyfriend, wala pa rin akong girlfriend, tayo na lang ha. Wala din siya. Say ko, promise ha, para may assurance tayo na hindi tayo patandang na lang. Hindi na, hindi na single na. Nahanaginis. Diba? Yeah. Anong ingon good friend? Diba? Slowly na. May ano yung, how about ano, okay? Yung pressure na, di ba? Where may mga artista, mga live ganun, ganun. So, ganun ka din. Like, kailangan ba mag, you have to, ano ba, like, keep up with the, ano, or ikaw kay Stems. Na, saan? Yung mga, diba yung parang dapat branded, nice yung outfit. Ah, ako hindi. Branded, no. I don't believe na, kailangan branded. Because maraming artista na hindi mang branded but maganda man sila mag... Lang, sa pagdala. Yes. Sabi nila, you have to dress up nice because artista ka. But ako, minsan din natangad man ako. T-shirt lang ako. Yan yung usual. So, minsan sasabihin ng mami ko, mag-ayos ka naman. Uy! Picture man sa'yo ang tao. Minsan, tinatangad naman ako. I think responsibility siya ng artista. Yeah, na you have to look good. That's why explain ko sa mga tao ko. Pag nakita niyo po kami naka-shades, ayaw na lang ipatangtang. At times like early morning. Bagong gising kami. Lagi. Sabi nila, "Pwede patanggal ng shades." Sabi ko talaga, "Wag ko kasi ano, like bagong gising kami." Tapos sasabihin nila na, "Okay lang, maganda ka pa rin." Gusto ko sabihin,
hindi po. Kasi ipopost nyo yan. Oo. Kakalat yan. Yeah. So, pwedeng sabihin nila, ayan pala, itsura niya. Yeah. So, hindi po totoo na maganda pa rin kami kahit bagong business. Again, yung branded. I guess, some accessories, yeah. I don't want to say bags because my husband will get mad. Against just dyan sa mga pagbibili ko ng bag. But somehow, hindi ko ma-explain. Accessories na, it's your status somehow, yeah. It matters. Yun lang. Pero ano mas mahigitan? Mga bags ba? Or like shoes? Mas shoes sa iyo. Na ayaw din ni Paul Jake. Sabi niya, itapak lang daw. But it completes the outfit. Oo. Kahit naka-jeans ka lang, kung maganda yung shoes mo, okay na. Oo. Mahilig ka ba sa heels? Hindi, mahilig ako sa flats. Mga flats. Sabi ko, ang babae, hindi parang lalaki na basta may rubber shoes, basta may leather shoes, any outfit na. Kami hindi. Ibang outfit, ibang kulay ng shoes, ibang style. Ibang bag, ibang accessory na bagay. Ganyan talaga pag babae. May nila na hindi. Lalo na kayo, di ba? Dapat parang, kasi expose yan. So, dapat parang ang gamit, di na really feed. Hindi na ulit. Yun ang hirap. Di ba? If may ipost ako na sa feed. Oo. It stays man forever sa feed. Puso daw. Then, nasuot ko na siya. Oo. Eh, gusto ko isuot the week after, di ko pa siya masuot. Uy, isipin ng tao na, ayan yung sinuot niya nito lang. Pero ako, nag-uulit ako, hindi man ako mayaman na rin. Kaya lagi biludi. Lalo na may anak na ako. Tinuod, no? Iba na daw kayo, no? Iba ng priorities. Yes. Lalo na ngayon mag-school na siya. Magkano school? Oh my God! Sabi ko talaga, pwede ba ipasok si Joaquin high school na para sulit na ipabayad ko sa school? Sorry, madaldal ako. Okay. Grabe. Lalingaw eh. Minsan pag pag-interview ako, after the interview, sabi ko talaga, hala, nasabi ko yung mga hindi ko nalang sabi. Mary, anong best advice? Number one, patience. Patience talaga. Kailangan talaga ng maraming patience. May forever naman, but kailangan mong pagtrabahuhan. Hindi siya, ang forever, hindi siya na parang nanalo ka sa loto na may ito yung forever mo. Hindi. Kailangan mo talagang pagtrabahuhan. You work for it talaga. Yes. Hindi naman lagi happy. Hindi man lagi... May moments na ano. Guys, makeup story with Kaye Abad Castillo. I'm so blessed, I'm so lucky and grateful na naka-makeup ko niya. Finally, thank you so much Kaye for the time. I hope you guys enjoyed. Please don't forget to like and subscribe to my channel and also Kaye Abad's channel. I will link it here. And I'll see you in my next video. Bye!